Anong ganap sa mundo ng showbiz? Isa umanong baguhang aktor sa isang TV network ang pinagtangka ang halayin ng dalawang TV executives ayon sa ulat ng Philippine Entertainment Portal o PEP nitong Martes, 30 ng Hulyo. Ayon sa ulat, naintriga umano ang mga netizen sa makahulugang post na isang Bible verse ng baguhang aktor tungkol sa daing ng mga helpless. Kaya may mga ipinagpapalagay na tungkol umano ito sa nangyaring pananamantala sa kanya sa isang hotel kung saan ginanap ang isang bonggang event. Dagdag pa rito, gusto raw ng management ng TV network na huwag nang lumabas pa sa publiko ang naturang issue. Pero sa kasalukuyan, kumuha na raw ng abogado ang ama ng biniktimang young actor. Samantala, tila nagbigay naman ng reaksyon ng showbiz insider na si Oji Diaz tungkol dito sa pamamagitan ng Facebook My Day. Ayon sa kanya, "Anong muntik? May nangyari talaga, believe me. Huwag na pagtakpan. Dapat ipaglaban at makuha ang hustisya para sa inabuso. Yung ginawa sa biktima, parang nagbabasa ka lang ng Serex sa abante nung araw kung ilalarawan mo. Try to imagine. Basta ang premise, hindi gusto ng biktima ang ginagawa sa kanya kahit nakikiusap siya na. Huwag please, hinahanap na po ako ng girlfriend ko. Traumatized. Ang ending. May depression, panic attack, anxiety, PTSD ang biktima, kaya madalas mag-breakdown. Kaakibat nito, marami namang nagpapalagay na ang baguhang aktor na sinasabi sa blind item ay si Sandro Mulak, na anak ng aktor na si Ninyo Mulak, at pamangkin ni Aga Mulak. Dahil umano ito sa kanyang cryptic Instagram stories na may sad emoji face, at quote about feeling helpless, and trusting in God. Nag-viral din ang isang tweet sa ex ng isang netizen na meron ng 150,000 views na sinasabing, GMA executives Richard Dode Cruz and Jojo Nones, ginahasa ang 23-year-old newbie GMA actor Sandro Mulak pagkatapos ng GMA gala. Nilagyan ng pampatulog ang inumin nito tsaka nilamutak ng dalawa ang katawan ng biktima. Sigaw ng madla, mga kriminal na bakla. Ayon sa post, kaugnay nito, nag-post naman sa Facebook ang social media personality na si Cian Gaza about sa issue. Ayon kay Cian, ang chismis ay ito palang pamangkin ni Aga Mulak ay inaya sa isang after party noong GMA gala. Tara doon sa hotel namin. After party, maraming pupuntang artista, wika ng dalawang suspect. Pagdating ng biktima sa suite, laking gulat niya na tatlo lang pala sila. Itago natin sa pangalang Sandro Mulak, Jojo Nones at Richard Dode. Bilang mga executive ng GMA 7 at bilang close friend ni Big Boss Annette Gozon. Hindi makasibat ang Sandro bilang respeto sa dalawa. Fast forward after ng mahabang chikahan sa sala. Napilitang umamas si lalaki tapos noong anes na, dinala siya sa kwarto ng dalawang GMA executive. Doon na nangyari ang malagim na krimen. Matapos pumutok ang isyu sa bansa, agad-agad na dininay ng GMA 7 si Richard at Jojo. Sila daw ay mga independent contractor lamang. Kapag may nagawang krimen, ang tawag doon ay independent contractor. Pero kapag nakasungkit ng parangal o gantimpala, ang tawag doon ay kapuso. Ayon sa pep.ph, tinangka daw anuhin ng dalawang GMA independent contractor si Sandro Mulak. Take note, tinangka at independent contractor. Napag-alaman ng ating team na ang totoong may-ari pala ng PEP ay GMA 7, kaya ginagamit nila ito upang i-manipulate ang katotohanan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang. Ayan kayang slogan ng GMA News ay maipaparanas kay Sandro upang mabigyan siya ng hustisya? Abangan ang susunod na kabanata dito sa Facebook page ng Pambansang Marites ng Pilipinas. Ayon kay Cian Gaza, sa kabilang banda, naglabas naman ng official statement ang GMA 7 tungkol sa issue. Online articles and posts have recently circulated regarding an alleged incident involving an artist and independent contractors of GMA Network. We have yet to receive a formal complaint from those allegedly involved in the issue. Should one be filed, the network is committed to conducting a thorough and impartial investigation. We assure the public that GMA Network takes such matters with utmost seriousness.